Yon, magandang buhay. I'm back. Again, it's Mang Bless. Para sa Real Talks. Magandang buhay. I'm back. It's Real Talk number 81 with Mang Bless. And ang word for today natin ay staging o paghihimay at paglalagay sa kanilang tamang pwesto. Ano po ba yung staging? Yan. Bago po tayo magpatuloy, shout out muna sa aking mga suking nagpapa-shout out, si Panganlop. At shout out din sa aking mga suki. Update lang po tayo. Yan po yung mga youngsters natin na pinaghahatian. Panlaban ko at from Australia to Batangas. Ito po yung mga ano natin, yung grilang sing-sing sa inyo. Yan, yan pa. Yan po. Tsaka ito pa. Yan. Tsaka ito pa. Yan. Ito pa, yung isa ay yung dinonate ko. Pwede na yan sa weekend kunin. Yan, shout out sa inyo. Pati ito pa pala, sorry. Yung sa Capiz, pang OLR. Yan, mayroon na delay, hindi naabot yung ano, tingsing. Yan, dyan na lang natin lalagay, tsaka dito. Yan, tagdalawa rin uli tayo. At sa mga papisain pa, yan. Yan po yung updates natin. Balik po tayo sa ating Real Talk. Again, ay yung staging po ay bilang pigeon fancier, eh normally, kailangan na po nating pag-isipan kung ano po yung mga fantasy o kung ano po yung mga totoo na mga nangyayari sa ating buhay-buhay. Kung ano po yung mga imagination lang, eh kailangan po may realidad po natin yan. Bakit po nasabi yun? Yan. Habang po tayo, ayun na, babackgroundan ko na lang din po kayo ng aking mga staging. No? Kasi from staging po ng speed sa mga derbies at yan, para sa mga tawidagat, lalong-lalo na po sa mga darating pang South Derby, eh may stage po natin yan. No? Na kadalasan ay dyan na po natin mahihimay kung ano po yung mga talagang kalapate na hiyang sa atin at yung kalapate na talagang ipaglalaban tayo at matitira sa loob natin kaysa yung mga kalapating inuutulang tayo kagaya ng kwento ng iba na utulang din tayo kaya tayo na ano, eh, may stage po natin yan para yung reality check eh makita po natin, no? Kasi po sa pag-i-staging po natin, yun po makikita yung mga talagang kung ano po yung mga kinikwento ng mga naging kaibigan o nakuha na natin versus sa nangyayari talaga. Re-review po natin sa ating pag-overall. Shout out muna uli sa aking partners. Yan, Sir J, mga preparation natin para sa mga team mo. Yan, mga paitlugi na yung ating mga medyo mga subok. Eh, naway patuloy ang kanilang subok na ipoproduce. Yan, sa pag-stage din po natin, doon natin marirealize talaga na sa maraming mga nangyayari, i-general na po natin sa mga vloggers at sa mga pagpalagi na po natin kay Manny Pacquiao, marami pong boxer na nanalo pero isa lang po si Manny Pacquiao. At ganun din po sa mga naging vlogger na frustrated at sa mga iba pa pong mga nangyayari, doon nyo po ma-re-review na talagang iilan lang po yung success stories. Pero kung sa mga hopeful, mas average po talaga yung talagang mas marami pong mga napatunayan, no? Hindi lang po sa kanila at pati sa ating mga buhay-buhay. Yan, i-check po natin kung minsan kailangan pa natin bang patulan o makipag-away, no?
kasi kung kailangan nating i-stage ang ating katahimikan at kapayapaan, eh pwede naman po yan, no? Naalala ko lang po yung sinabi ni Boy Diaz, yung commentator sa Sabungan, no? Na kadalasan, kung sino po yung mga umaatake, mga agresibong manok, at yung mga restless, eh sila po yung mga mas natatalo. O parang sa buhay-buhay, sila po yung may pinagdadaanan, eh intindihin na lang po natin sila kasi wala naman pong nakikipag-away ng mag-isa lang. Pag wala pong umaway at walang pumatol, eh ganun po yan. Kung may stage po natin, no, ganun din po, balik lang po tayo dahil 5 minutes na. Yung sa ngayon, di ano po lang, dahil current events po tayo, no, yung sa mga nagtatanong kung bakit, kung pwedeng purgahin kasi parang pumapayat daw yung ibon nila, no? Yan na po talaga yung katawan ng ibon natin. Sa akin pong prinsipyo at sa experience, eh generally po talagang medyo pumapayat na po sila. Depende na rin po yan sa galing ng recovery at sa character ng ibon, no? Pero wag na po natin silang pahirapan sa pagpurga, no? Kasi minsan dyan pa po nadidiskaril, no? Lalong-lalo na po ngayon ay stage 4 na po ng ating derby at marami pa namang masaya dahil medyo wala pa pong torture test, no? Kaya yun po yung ano, although marami na pong napingas, eh yan. Sa pag-i-stage po natin, eh check lang po natin na lagi ang mga ating mga napagdaanan na para mahimay po natin yan kung worthy po ba na kailangan pong patulan o makipag-diskusyon o minsan kailangan manahimik muna kung kailan po tayo kailangan pwedeng magsalita at magbigay ng ating opinion. Yan pulong po yung ano, no? Sa buhay-buhay natin, eh lagi pong ano po yan, sa stage ng buhay, eh may mga kanya-kanya po tayong struggle at may kanya-kanya rin po tayong mga reaction sa mga sitwasyon. Pero sa pag-i-stage po natin, mas makikita po natin ang mga mas magagandang resulta kapag napili po natin ay yung mas tama at mas may talagang mga magagandang napatunayan. At dahil dyan, peace. Thank you.